weapon for hydraulic brakes. Yan ang topic natin ngayon. Tinayari ngayon itong weapon for hydraulic brakes. Itong brake set na to, binigay ito sa akin ng weapon kasabay nung pagbigay nila ng weapon tower fork. Hindi ko pa rin nagagawa ng video hanggang ngayon kasi isip ko pa, parang wala akong bike na pwedeng pagkabitan itong hydraulic brakes na to. Hindi ko malagay dun sa main bike ko, dun sa Merida ko kasi hassle. Kasi nakaano na yun eh, naka Deore na yun na brake set. Dun naman sa Trinx M610 Elite, naka hydraulic na rin yun. Tapos naka internal cabling pa. Yung ibang bikes na nandito sa amin, naka combo shifter lang. Wala akong shifter na magagamit para makabit to. Kasi kapag naka combo shifter, magkasama yung brake levers at shifter na common sa mga mechanical, tapos ngayon meron na rin mga hydraulic na nakakombo, kaya hindi ko magamit to. So natamad akong bumili para dun, hindi ko pa natetesting hanggang ngayon. Pero ngayon papakita ko lang sa inyo itong weapon force hydraulic brakes. Isa to sa mga pinakamurang hydraulic brakes na pwede nyong mabili ngayon sa market natin. Mas mura siya ng konti dun sa Shimano Land Series eh. Pero yun nga yung ano ko iniisip ko, paano nila ito mabebenta kung konti lang yung iminura niya sa nan series na Shimano. Kasi di ba mindset ng tao, sabihin Shimano na ako, konti na lang pala idadagdag ko, edi yun na, di ba? Ang presyo nga pala na nakikita ko sa mga Shimano brakes sa 1517 doon naglalaro, depende sa shop na kukuhanan nyo. Dito nakikita ko 1112, ganyan yung price na nakikita ko dito sa weapon force na hydraulic brakes. Kaya yun yung inisip ko eh, paano nga ba? Pero pakita ko muna sa inyo yung brakes. Ito yung brake levers. Unang tingin mo pa lang, sasabi mo na agad na parang kamukha siya nung sa Land Series na Shimano, yung M315 na hydraulic brakes. Kamukhang kamukha. Tapos yung pangalan lang na naka-print, yung na iba. Parehong pareho eh. So yun yung observation natin dito. Bali yung calipers, ito, weapon force na caliper. Ito nung calipers naman, ang tingin ko nakagaya nito is yung sa mga X-Spark and Tektro, Auriga, yung mga ganung brake set. Yung kagaya nito, pareho-pareho din eh. May kasama na lang IS to post mount adapter. Meron din palang sinama yung weapon na fittings, dalawang fittings. So pag kailangan mong putulin yung brake set para sa saktong haba sa frame mo, sa bike mo, kailangan mong gumamit nito kasi pag pinutol mo na yung cable, ito yung ilalagay mo doon sa dulo para mapasok mo uli siya dun sa brake levers. So yun lang yung laman nito. Tapos yung preno, may kasamang plastic na to na pinapalaman dito para in case mapisa mo yung brake levers, hindi mag-engage yung pistons. Kasi pag nagdikit yan, hindi na yung bubuka uli pag walang nakalagay sa gitna. Kailangan mong pwersahin na ibuka para makapaglagay ko ng rotors sa loob. So ito yung tinatawag na calipers. Ito naman yung brake levers. Ito naman yung tinatawag na pin. Tapos yung brake pad niya kulay brown eh, pero square. Sabi sa akin ng weapon, meron silang binebenta na brake pads para dito. Ewan ko kung iba yun dun sa mga Shimano na brake pads. May binebenta din silang fittings. Parang yun yung inaano ng weapon eh, na itong brake set namin, merong mga spare parts, kaya huwag kayong kabahan. Tapos pwede naman daw i-bleed, ma-bleed. Kaya lang, itong calipers na to, ang ginagamit dito is yung pang Tektro na bleeder. Hindi pwede yung pang Shimano dito. Hindi ko alam kung paano natin magagawa ng review to, pero nainisip na ako. Bago pa may mag-comment dyan na awa na lang yung hydraulic brakes o pag-ibawi mo na lang yan. Nauna na ako sa inyo, pinamigay ko na yung preno na to. Binigay ko kay Jim na tumulong sa akin dati magbuo ng experiment bike natin. Napansin ko kasi na naka-mechanical brakes pa siya. Since mechanic naman siya at mas active siya mag-bike kasi sa akin, madalas din siya sa trail, tingin ko tama lang na sa kanya ako binigay yung preno na to. Kaya para sa actual usage and review ng hydro brakes na to, siya na sasagot sa inyo. Okay naman no, parang katulad lang din sa mga nan series. Ang napansin ko lang ho dito, parang gantong-ganto yung kinakabit sa mga sandugo na built bikes. Pero maganda yung bagay yun kasi ibig sabihin, trusted na siya. Kasi madami na nagdi-distribute. Actually, mas prefer ko siya kaysa sa ano, non-series na hydro kasi hindi siya yung biglang kapit na lang. Kumbaga, mas mamamodulate pa. Pero may isang ano lang talaga ako dito, which is yung inconsistent lever feel po. Pero yun naman, nakasanayan na ho. Wala naman yung problema. Tapos na-try ko na rin tong i-bleed. Okay naman ho, madali lang. Kaya thumbs up sa weapon force. Tsaka isa pa ho pala, nung binaba ko yung Mount Sembrano tsaka yung Mount Susong Dalaga, oh yun talaga pangalan nun. Hindi, hindi talaga siya pumalpak eh. Talagang all the way down. Yung tipong binabasa ko yung rotor kasi ano, umiinit na. Nung nag-evaporate agad ang tubig, hindi siya nawawala ng kapit yung preno. Kaya
good na good, reliable, tsaka madaling i-adjust. Lumumababa ako rito, ah. Grabe ang tarik. Tapos sobrang init talaga. Yung ano, umuusok na ho yung rotor. Pero hindi siya nawawala ng ano, kapit. Ganun pa rin. Mas gumaganda nga ho pag ano eh. Pag mas matarik, mas mabilis ang ano. Mas maganda kapit niya kasi ano, semi-metallic yung pad. Kaya mas high speed, mas steep, mas makapit siya. Mas mainit, mas makapit. Kaya good na good. Na-check mo na yung brake pads niya, yung kung anong pwedeng replacement na brake pad. Yung mga normal lang din po na ano, yung mga Shimano nan series, yung square lang na normal. Yung ano, may 150 noon, may 200, kaya madali lang hanapan. Pero yung nakakabit ho dito, ano, matagal matanas. Kasi yun nga, semi-metallic siya, kaya good na good. Tsaka all-weather din. Yung sa pag-bleed, paano mo siya? Sa pag-bleed do, kung tutusin niya, oh, gawa-gawa ko lang eh. Yung syringe, pinutol ko lang, tapos nilagay ko lang sa tuktok. Kumbaga, tinanggal ko lang yung air bubbles, ayun, lagay lang. Tapos yun, dire-diretso lang na ganun. Wala namang problema, madali lang. Tsaga lang talaga, kasi minsan may nakakasingit na air bubbles, kaya tsaga lang. Yung sa caliper, hindi mo pa natatry na galawin nung pagbi-bleed? Yung sa likod lang, nasubukan ko na full bleed siya. Madali lang din naman. Nahirapan lang ako kasi wala ako ng proper tools. Pero kung proper tools to, wala ka problema. Yung pang-connect sa butas, paano malabas siya? Ah, ito po ba? Dito. Dito. Unlike ko sa Shimano, di ho ba dito sa Shimano may bolt, tas meron yung susuksukan na syringe. Dito, ito mismo talaga. Ito lang talaga. Pero ayun, nagawa naman ho ng paraan. Nakatsaga lang talaga sa pagtatanggal ng air bubble. Saan mo pang mga ride na try na gamitin? Ano, nag-UPLB kami nun sa ano, Aguila Base. Ano yon, 8 kilometers na pataas. Mga 5% gradient. Ay, hindi. Ano, mas matarik pa yun. Ayun, pababa. Pag pumepreno ako, walang problema talaga. Walang problema sa kapit, walang problema sa ano, consistency. Yun lang talaga lever feel. Pero good na good. Tsaka ayun, bukas matetesting pa namin to river crossing. Sisisid na to bukas. Na-magnet mo na ba? Ano to? Bakal yung lever lang. Ang ano kasi dito, ito mukha siyang ano, kagaya ng lumang Land Series, di ba? Land Series, diba? Style ano. Pero yung calipers, kagaya ng ano? Yung mga, sa Tektro, mga built bikes po, ano? Yeah. Tektro, Seaguide. Yeah. Yun din ho napansin ko eh. Sa Atomic ho na bike ng kasama ko. Iisa lang talaga siya. Pero okay naman, no? Tsaka yung sa cable lang talaga, sobrang haba. Mas mahaba pa sa Land Series. Ba't di ako pinutol? Ano, wala pa hong ano, tinatamad pa. Tsaka ano, magandang tignan eh, pwedeng isama sa mga hacks eh, kung wala talagang pamputol. Tapos ito rin oh, yung sa kabila. Ayan, parang hindi talaga halata na ano eh, na mahaba siya. Nagawin lang ng paraan. Pero pag dumating na ho yung bleed kit ko, ayan, puputulin ko na yan. Ano, nasempo lang na to. Nag-OTB ako dun sa may Susong Dalaga. And tumama talaga to sa bato. Buti, hindi ko sinigipan yung ganto para ito, hindi siya gumalaw. Pero yun, okay naman kasi ito may tama, may konting gas-gas. Pero walang problema. Good na good pa rin. Ayun, so pantayin ko lang ulit. Salamat Jim sa pag-test at pag-provide ng personal review mo sa Weapon Force Hydraulic Brakes para sa amin. May channel din yan sila Jim pero ewan lang natin kung kailan sila magpo-post ng video. Channel link nila ilalagay ko sa description. Subscribe din kayo kung trip nyo. Yung sinasabi ni Jim na inconsistent lever feel, yun nga, minsan iba daw pakiramdam pag piga sa preno. Pero sealed naman daw yung hydraulic system. Wala din air bubbles kasi na-try na niya i-bleed. Ganun pa din. Naisip niya baka may issue yung unit. Malalaman pa natin yan kung sa iba, eh wala nun. Nagpo-function naman ng maayos yung preno kahit na ganun. It's up to you pa din mga kapadyak kung ito ang kukunin niya ng preno kung nagbabala kayo bumili ng hydraulic brakes o yung Shimano nan series na lang. Nasa budget niya naman yan. Ito sa akin lang. Kung ang price siguro ng Weapon Force Hydro Brakes ay 1K lang o below pa. Napakasulit na nito na budget alternative para sa mga gusto mag-upgrade ng hydraulic brakes sa MTB nila. Monitor pa natin kung hanggang saan itatagal ng preno na to ay Jim. Pag nagka-issue na, balitaan namin kayo. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to. Comment kung may tanong kayo, request, or suggestions. Post nyo lang yan sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe dahil marami pa tayong bike-related videos na i-upload. Kita kasi lang sa mga susunod na videos. Pati lang sa daan. Ride safe mga kapadya. Simple lang din ako pag ano eh. Talagang pagtingin ko, nakabaon na siyang gano'n.